Sobrang blessed. Hindi ko akalain talaga na makakapagpatayo ako ng bahay. Uh-huh. Akin na to. Ito na yung paghihirap ko, nagbunga. Daming pagsubok na from talagang walang-wala ka before. Ito na yung pangarap ko. Oh, para hindi lang para sa akin, para sa family ko din. Sarap i-inspire yung mga tao sa paligid mo na kahit bata ka. Ito yung first home mo eh. Oh. So, kailangan talaga parang so much love. Yeah. Hindi ko maiisip yung magiging design ng bahay ko. Hindi dahil sa'yo, promise. Mga advice ko sa mga bata talaga na nagsimula. When you asked me to design the interior of your house, what was your project brief like? Unang request ko, minimalist lang talaga yung style niya. Feeling mo, pag nakastay ka dito, parang nasa hotel ka. Gusto ko na yun nga, maraming ilaw. And talagang, kumbaga, relaxing. Mahilig kasi ako nang magtitingin sa mga vlogger. Tapos nakita ko, saan sila pumupunta? Para talagang pag nag-vlog sila, parang alam mo nasa hotel sila. Parang ganun. Or ibang lugar. Kahit yung sa'yo, ito yung mga sa bahay mo or sa part, sa kwarto mo. Nakita ko na parang ang ganda, sobrang tingnan. Tapos sabi ko, gusto ko ganun din yung magiging itsura niya. Kaya talaga nung nag-usap na tayo na anong gusto mong design, ganyan. Tatanong mo kung anong magiging itsura. Di ba sabi ko, ikaw na po bahala. Kasi talagang nakikita ko yung mga design mo sa ano sa YouTube and Instagram. Talaga sabi ko, si Ate Jason na bahala dito. Alam niya na. Kumbaga lahat ng type mo, ate. Sabi ko, hindi na ako magsasuggest. Kasi alam ko na yung gusto mo, gusto ko din. Sabi ko kay Ate din, actually yung mga tinatanong sa natin, hindi ako makapili. Sabi ko, kaya pag tinatanong mo, binabalik ko sa'yo, ate, tingin mo, okay na? Kasi kung anong gusto mo talaga, yun na rin talaga yung gusto ko. Basta makita ko lang siya na parang kakaiba, na hindi siya yung talagang bahay-bahay lang. What is your favorite part of the house? Yung favorite part ko dito sa bahay is ito, itong kwarto ko. Kasi yung feeling na pag nandito ako, alam mo yung talagang very relaxing. And yung ambience niya, parang alam mo yung nasa hotel ka. Kumbaga, at peace talaga yung utak ko pag nandito ako sa room na to. Nagpa-flashback para sa akin yung mga naiyak. Then nagpa-flashback sa akin yung paghihirap ka. Kasi parang ito yung dream house ko. Masaya. Parang dito na ako, naka-build ako ng bahay. Tapos feeling na parang nasa hotel. Ganun. Na hindi ko na kailangan pa pumunta sa ibang lugar. Para mag-relax. Sa'yo na to. Oo. Sabi mo na, akin na to. Ito na yung paghihirap ko, nagbunga. How do you feel now that at a very young age, you've managed to have your very own house built? Ito na yun. Tissue, please. Hindi. Sobrang saya. And sobrang yung feeling na napaka-blessed mo. From talagang walang-wala ka before, makikita mo yung bahay niyo, parang gano'n. Na, kumbaga lahat ng paghihirap, talagang nag-pay off ngayon. Parang dati iniisip ko lang na gusto ko gantong bahay gagawin ko. Siguro simple lang, ganyan. Eh ngayon, parang nandito na parang, daming nagtatanong sa akin, na sabi nila, papatayo ka ng bahay, ilang taon ka na? Sabi ko, 26. Sure, 25 pa lang. 25. Sabi niya, kapagpatayo ka ng bahay, sabi ko, kailangan. Tsaka yun talaga yung pangarap ko. Para hindi lang para sa akin, para sa family ko din. Yun talaga yung naging inspiration ko para makapagpatayo ng bahay. Kasi gusto ko, actually, hindi na umabot yung lolo ko. Yung lolo ko talaga, silang dalawa ng lolo ko. Yun talagang dream ko na mailipat sila ng bahay. Kasi ever since na napanganak yung kuya ko, doon sila sa lumang bahay. Doon na nagsimula talaga yung hirap. Kanya.
Tapos, yun na, naalagaan nila kami. Sabi ko, in time, babalik ko yung, isusuklayan ko yung mga paghihirap nila. Ang nagkaroon ako ng bahay, excited talaga ako na dalhin dito yung lola ko. Nakala ko hindi niya mag-uusap. Tapos yun, naramdaman niya yung parang ano siya dito, safe, ganyan. Tapos sobrang yung ambience niya ng bahay, sobrang relaxing. Tapos sobrang tahimik din. So, yung old house namin, ano na siya, kumbaga, umuwi siya doon for my grandfather kasi nandun po yung room niya. Pero dito na siya madalas. Sobrang saya din na pinapagpatayin ako ng bahay. Meron akong sabi na may parang bahay ko to. Sa paghihirap mo maglaro ng volleyball. Parang sobra, yung bata pa ako, nag-start na mag... Kami nila, tindi. Pare-paras kami ng dream na magkaroon kami ng magandang bahay, may experience kami. Eto, ngayon, meron na. Sobra pati. Pero, sobrang blessed. Hindi ko akalain talaga na makakapagpatayo ko ng bahay. Parang dati sabi ko, feeling ko... Pag nag-asawa na, yung palate. Kaya mo on your own. Noong una, parang hirap. Parang sabi ko, kakayaan ko kaya. Kasi sobrang mga patay na bahay niya, lalo na ngayon. Daming pagsubok. Dami ko rin tried din before na magpatay ng bahay. Kaso, urong sulong na baka hindi kaya. Sige. Kasi ito, ito na talaga. Natayo na, nakatira na. Oo, nahigaan. Nahigaan na. What did you feel the first time you went home here? Now that you see the house is complete, what emotions or thoughts are running through your head? Nung pagdating ko dito, parang akong, alam mo yung nabunutan ng tingin. Ano kasi, parang hindi mo akalain na makakapagpatay. Parang hindi ko yung nakala na makapagpatayo ako ng bahay. Siyempre, trabaho ka lang ng trabaho, parang nawalan ka. Parang di ba pag naglalaro tayo ng volleyball, parang feeling mo nawawala ka ng social life, ganyan. Tapos lahat talaga yung sinasacrifice mo, ganyan. Parang nung pagpasok ko sa bahay, parang gabi, ito na yung sinakripisyo ko. Parang gano'n. Medyo maluha-luha, ate, na parang, parang unbelievable talaga. Na, akin to? Totoo ba? Parang gano'n. Tapos, excited ako na dalhin lahat ng pamilya ko dito, na tara na, kasya na tayo, ganun. Kasi sa bahay namin, nagsisiksikan yung lumang bahay namin. Nagsisiksikan kami palagi pag umuwi lahat. Ngayon, dito ako matutulog, dito ako. Sobrang saya sa feeling na ngayon hindi na, wala na yung doon ka na, hindi tayo kasya, yung gano'n, hindi na. Ngayon kasya na sila. Ngayon kasya na silang lahat. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala ka na more sa masamit, diba? Pagpasok ko dito last time. Wala nga, sobrang masarap na natulog ko dito. Masarap i-share sa mga bata. Masarap i-inspire yung mga tao sa paligid mo na kahit bata ka pa, hindi naman malabo na matupad yung pangarap mo. Isaset mo yung goals mo, ganyan. Tsaka syempre kasama yung yung work hard talaga. What words of advice do you have for the youth or anyone who may want to build their own home? For those who have dreams like you do but are still starting from the bottom. Actually, mga advice ko sa mga bata talaga na nagsimula pala ngayon and nangangarap din sila na makapagpatayo ng bahay. Ang sa akin, dapat from... Hindi naman kailangan lahat minamadali. Unti-unti talaga. Tsaga, talagang work hard ate. Okay lang talaga na mag-sacrifice ka kasi sa huli talaga, magiging worth it lahat. Hindi natin kailangan ikumpara or i-level yung nangyayari sa atin sa ibang tao. Kasi parang may mga tao na ito na yung edad ko, ito pa lang yung yung mga ganun. Wala naman sa ganun yun. Alam ni Lord kung kailan yung right time mo. So kailangan talaga magtrabaho ka lang, magtsaga ka lang. And then, in time, parang ako, parang sabi ko, hindi lang trabaho lang.
Hindi, hanggang sa ito, hindi ko akalain na napagpatayo na ako ng bahay. Yung pacing ng buhay natin talagang dahan-dahan lang. Pero kailangan may patutong muna. Yes. Congrats, Jessica! Thank you, Tim! Pero Tim, maraming salamat talaga kasi hindi ko, kumbaga hindi ko maiisip yung magiging design ng bahay ko. Hindi dahil sa'yo, promise, Tim. Sobrang thankful ako na yun, tinulungan ko talaga. Sobrang laki din ang tinulong mo saan na i-design tong bahay na to. Hindi lang siyempre as a designer, as a friend. Kahit ako personally, sobrang laking puso rin nung ginagawa ko rin yung design ng interior ng bahay. And yung care ko for you na alam ko ito yung sobrang pangarap mo. Ito yung first home mo eh. So, kailangan talaga parang so much love. Yeah, so much love for this. And finally, tapos na siya. So, sobrang thankful din ako na tin-trust mo ako. Sino ba naman hindi mag-trust ni Jessie De Leonte? From the start pa lang, sobrang na-excite na ako. Nakaka-proud eh. Coming from, syempre, same world tayo, volleyball. Nakaka-inspire na may mga tao like you na nag-e-excel sobra na ngayon nakakamit mo na yung pangarap mo. Nakaka-inspire. Ako personally, sobrang na-inspire ako sa'yo kasi, di ba, mas bata ka pa sa'kin. Pero lahat to, hindi naman to madali lang na may pera ako pagawa ang bahay. Ikaw, as in literal, you're a symbol of like hard work. And then you're here, finally. Na-achieve mo na yung dreams mo. And for sure, mas marami ka pang goals, di ba? So, thank you. Into the next, ano na tayo? Tayo. Yes, next. Ano next na tayo. Okay. Enjoy ko, pero enjoy ko muna to. Pero thank you, Den. Thank you so much. Yes, we're done. Sobra pati. Sobrang blessed.